Hello guys, good morning. I'm your journalist here sa YouTube. Ang focus ng video ito ay kung paano ka magkakaroon ng credit card kung ang sahod mo ay 12K pababa. Kasi alam nyo naman, kaganitong mga amount lamang ang sahod mo ay medyo matabang or mababa ang approval ng banko, mababa ang chance na ma-approve ka. Ngayon, i-share ko sa inyo yung idea kung gusto mong magkaroon ng credit card at wala kang requirements o kaya mababa yung rate mo, hindi ka mawasa sa malaking bracket na sahod, ay maaari ka, malaki pa rin ang chance mo. So, trabahuhin mo lang. Ganito yan. Pero before ang credit card, bago ka pumasok sa credit card, bigyan muna kita ng framework kung paano ito nag-work. So, ang unahin natin yung advantage. Maraming advantage yung credit card, di ba? Alam naman natin, unang-una niya, pang-shopping. Pangalawa, naka-zero interest yan, di ba? Depende sa kukunin mong amount at depende sa months mong gustong bayaran. Zero interest. Covered nila. Pangalawa, pwede mo itong kapital. So, kapital. At pwede mo itong i-loan. Diba? Marami pang privilege ang credit card na pwede natin paggamitan. Huwag lang natin abusuhin. Okay? Ang disadvantage naman nito, siyempre, matitame ka pag daladala mo lagi. Kakaroon ka ng unexpected na utang na kahit wala ka naman budget. So, discipline lang ang kailangan natin. Kung hindi naman kailangan at wala ka naman talagang budget para sa kukunin mo, huwag ka na lang umutang. Sige. At kung may billing ka, so, siguraduhin mong mababayaran mo ito monthly ng buo. Amount due, huwag po kayo magbayad ng minimum due kasi tubo lang po yung percentage lang po yung binayaran. At susunod na billing, magkakaroon ka ng bank charge na 850, depende yan sa bank. At plus yung 6% interest niya, amount yun ng billing mo. So, naong mabigat, di ba? Napakabigat. Ngayon, balik tayo sa main topic natin doon sa paano ka magkakaroon kung ikaw ay walang requirements. Ganito ang gagawin mo dyan. Una, mag-save ka, mag-open kang account sa preferred mong bank kung saan mo gustong kumuha ng credit card, kung saan mo plano. Ang preferred dyan sa pinakamalapit sa yung branch. Piliin mo yung mga leading branch na banko. Ngayon, ang mga starting yan sa mga malaking banko, alam ko, 2,000, starting ng savings up to 5,000, magkakaroon ka na ng savings account. Ngayon, yung savings account mo, medyo pagtiisan mo, napalakihin mo hanggang 10,000, 15,000. So, hanggang pataas. Siguro 15,000, pwede na yon. Antayin mo na lang yung tawag ng banko. So, make sure lang na yung application mo sa savings mo ay updated yung mga ano mo doon, yung mga contact numbers. Kasi doon yan sila tatawag. Ngayon, pag i-interview ka online, paperless na magkakaroon ka ng credit card. So, aantayin mo na lang yun. I-deliver yun sa banko. Sa bahay nyo kung saan mo prepared na i-deliver yung card mo. Take note lang po ah. So, discipline lang po yung paggastos. Gawin nyo pong capital yung credit card. Huwag po kung ano yung credit line mo, yun yung uutangin mo na wala ka namang fund o pambayad nito. So ngayon, kung wala ka talagang pambayad, huwag ka munang umutang. Standby lang. So gawin mo itong capital. Yan po. Ngayon, tips naman para sa kung gusto mong magparami ng credit card, i-maintain mo yung card mo at least 1 year yan. Karamihan kasi ng mga agent ng banko ay naghahanap. Kaya ng banko, nagre-require sila na at least 1 year old na credit card na existing. Iyon yung gagamitin mo para reference kung gusto mo nang paramihin yung credit card mo. Did you imagine kung
aabot niyang credit line mo na kalahating milyon or mahigit pa. Kung maganda, kung good payer ka, aabot niya na even 1 milyon. Ang pwede mong utangin, gaano ka-potential ang pwedeng kitain niya na pwedeng dublihin yung salary natin, salary mo, or matriple pa. Di ba? Discipline lang. I-treat mo yung kaibigan yung bangko at pagkakitaan ang kanyang binibigay na privilege, huwag lang nating abusuhin. Ngayon po, pagdating naman sa billing, mga billings mo, kung sakaling marami ka ng credit card, marami tayong convenient na dapat gawin, lalo-lalo lang pag may savings ka na. So, kung nagtatrabaho bilang employee, kung nagtatrabaho ka at wala kang oras, limitado yung pagpunta mo sa bangko, so yung savings mo, doon mo ipon yung lahat ng fund mo. Ngayon, ang gamitin mo ay automatic ATM. So, makapag-transact ka dyan through bills payment ng card mo, i-insert mo lang yon, may mga instruction naman yon. So, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. So, at kundi naman sa so apps, gaya ng GCash, pwede rin yan pambayad sa bangko. And then, the other option is mga bayad center kung malapit ka doon. Di ba? Napakagandang pribileyo po. Para naman makaiwas ka sa estafa. So panoorin niyo na lang po yung video ko diyan. Mayroon akong ginawa pa kung paano umiwas sa estafa. At nang makatulog ka kahit malaki ang utang mo eh mahimbing kang matutulog at kumikita kahit natutulog ka, di ba? So, yan po ang aking i-share sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating channel at sana'y ako'y nabigyan kayo ng kaalaman regarding sa credit card. Ako nga pala po ang inyong lingkod, Achievers dito sa YouTube. Sana po paki-share at like, paki-leave comment kung nagustuhan mo itong video.